All right. Hello, kumusta mga payaman? Welcome dito sa ating YouTube channel. At lahat ng nakita nyo sa aking likuran, wala dito hanggang doon ay hindi ko 'yan pag-aari. All right. Yan ay ang palayan ng aking father-in-law na si Engineer Adolfo Beno. So andito tayo ngayon sa kanyang palayan. At inaantay natin na dumating yung tracer na mag-aani ng kanyang mga palay. Napakagandang experience nito dito sa probinsya na masaksihan natin yung pag-aani ng palay. So antayin natin na dumating yung tractor head para masaksihan natin yung actual pag-aani ng palay. All right. Itong palayan ng aking father-in-law na si Engineer Beno ay almost 2 hectares. So we are expecting na makapag-produce ng 150 sacks of palay. So ayan. So napakaganda at napakasimple lang ng pamumuhay sa probinsya. Kapag marunong kang magtanim ay meron kang makain at meron kang aanihin. At the same time ay pwede ka pa makapag-generate ng ina. Ayan ang tinatawag nilang harvester. So akala ko dati yan yung tracer. So hindi pala, nare-ready na nila yung sako na paglalagyan ng palay. At andito rin yung anak na si Kuya Idol. Sinama ko siya para ma-experience niya yung aktual na pag-aani ng mga palay. Sa pamamagitan nitong harvester ay napapabilis yung trabaho ng ating mga magsasaka. Yung mga naglalakad na yan, yan yung mga magbubuhat ng sako ng palay papunta sa farm harvester, papunta doon sa pinakamalapit na daan. At alam nyo ba, ang babayaran sa kanila ay almost 25 pesos kada palay na mabubuhat nila. At doon naman sa harvester machine, based sa usapan ay 13% ang kikitain yan sa ng kabuuang kita. So ayan, may na-ani na tayong palay. At kung ikaw ay may-ari talaga ng trace na itong harvester, ay maganda itong negosyo. Ayan, kasama ang aking anak na si Kuya Idol, ay ang aking father-in-law na si Engineer Adolfo Beno. Siya ay isang retired teacher at college professor. So hindi mo mapansin na siya ay isang engineer dahil napakasimple lamang ng taong ito at napakabait din. So ayan yung mga naaning palay. So paunang pa lamang yan, meron pa tayong hinihintay. Buti na lang at medyo maganda yung panahon ngayon. At sakto lamang sa pag-aani ng mga palay. Alright? Ito na ang lahat ng naaning palay ng aking Lolo Dolpo. 103 na sako ng palay. Ayos!